Hey guys, welcome back to another vlog. Dito kami nga. Saan na ba yung nagkwento? Oh guys, naka-bathroom siya. Pupunta kami sa doktor. Nasunog si Tal Alex. Rode here on the bus. Now you're one of us. It was magic hour. Nagkaroon ng aksidente. Nagluluto kasi siya eh. Papagamot ako sa hospital nito, napaso. Buong kamay. Pakita natin. Ayan. Ayan. Kumaano na siya. Sakit. Ang hapdi daw. Sobra. Wala ko ng antibiotic at anesthesia. Pupunta kami ng emergency. Ayan. Ano emergency? Buti na lang. Kumog. Yan ang mga tao. Gobe. Yung mga tao, nakapagpambahay pa ako. Buti na lang, kapitbahay lang namin yung hospital. Nakapagbahay pa ako. Pang half day lab. Grabe. Ako nga, nasunog yung buhok ko eh. Huh? Yung buhok ko na. Nasunog yung pilik kami tsaka kila. Oo. Kasi yung uso ko ang hapdi. Buti na lang, hindi ka... Ayaw ko lang sa mga gumagamit ng gas stove na maliit. O yung kalandi gas, no? Oo. Yung nasa tube. Ingat po kayo dyan ako na-aksidente. Oo. Kumbaga, delikado pala yan. Yung pinya, nabasa ng gas. Nagliyab. Pag bumagsak kasi yun, tapos nasira, tuloy-tuloy yung labas ng gas. Sumabog. Ang magkamalay ko lang, nagsindi ako ng kalan. Oo. May nakasalang ng Nandun kasi siya sa tabi ng kalan. Nagpapakulo siya eh. Kasi magtatapon ako ng dilata eh. Mga metal. Kaya yan ang papayok sa inyo, mag-ingat kayo para hindi na makatulot sa akin. Sana pwede dyan, no? Ang arawan, lalo sumasakit. Eh, iyan ang... Sabi, oh, nipigil po yung sakit. Namilipit po yung sakit. Ang hapde. Ayun, buti na lang. Hindi ka tutulog-tuloy ang sunog. Tutok na kami masunog ng bahay. Buti na malakas loob ko, talagang gusto ko talaga mapatay yung apoy. Kasi malaki baba. Awa ng Diyos, no? May nag-guide pa rin sa atin. Maraming kapitbahay madadama. Kaya pinilit talaga kahit masira yung mukha ko o katawan. Basta mapatay nila yung apoy. Hindi ko na ininda yung sakit. Ngayon ko lang ininda. Nanginginig ka nga eh, no? Talaga naman manginginig ka. Ako din, nanginig. Ayun tayo sa emergency. Hindi mo pinipigil ko yung ano niya para... Ano ba tawag doon sa... Nasunog? Para yung ano niya, yung sakit niya. At paano? Teka guys, sinabir ko pa na yung nasunog. Ano, bilihan ng gamot? Ay, yung kabila, ano? Ay, yung sakado talaga. Malang ka na ako, bilihan ka. Guys, nandito na kami sa, ano, sa ospital. Papasok na kami. Sana may dito sa emergency, meron. Dito tayo. Si Masen, kogita ka ra. Anong kogita? Ano, yak? Kogita. Kogita? Yakedo. Yakedo. Kuchira ni jushin kibou desu ka?
Ay, emergency. あ、今看護師さん呼びますけど、はい、もし受診になった場合に、診察費以外に5500円がかかりますけれども、よろしいですか？あの、メロンカバンカードディト。Hey guys, update ko lang kayo sa nangyari kanina. Ayun, okay na naman. Okay naman kami. Wala kaming napuntahan na doktor or ospital kasi Linggo ngayon, sarado dito sa Japan yung mga clinic. Dun sa bukas na ospital, pumunta kami sa emergency, pero hindi kami tinanggap kasi daw busy daw ang doktor. Siguro yung mga naghihingalo lang yung pinupuntahan, pinatanggap nila. Kasi nga, di ba, pandemic na yun siguro. Dito sa Japan, nagsasara talaga pagkalinggo. So, no choice kami, kundi mag-antay kami ng bukas. Kawawa naman si Alec. Buti na lang ako, yung buhok ko lang. Nasunog lang yung buhok ko. Dalawang beses kasi nandito ako sa kwarto noon. So, bigla na lang parang may sumiklab doon sa kusina. Nandoon siya, kaya lumabas ako. Ngayon, tinitignan ko siya. Nagliliyab yun doon sa may kusina. Tapos na patay niya naman. So, ayun, tinignan ko kung ano yun. Pag doon ako, lumiyab na naman. Ayun, nadali naman ako sa Buti na lang. At saka itong part na to. Yan. Buti na lang. Nung nilagyan ko ng ang hapdi niya kanina nilagyan ko ng Colgate. Ayun, umokay na siya. Buti yun lang nangyari sa amin. Tsaka yung, eto yung pilik mata ko. Medyo mahaba kasi parang ganito. Ayan, wala na akong pilik mata. Pero okay lang yan. Nalulungkot lang ako pero okay lang yan at least. Konti lang yung nangyari kay Alec. Kumbaga sa kamay lang. Pero sobrang sakit. Sobrang sakit niya kanina Namimilipit siya sa sakit kanina. Kaya dinala ko agad. Sabi ko, punta na tayo. Kaya lang, wala kami makita. Buti na lang nung pauwi na kami. Sabi niya, okay na. Kaya na umokay na ako. Parang nahihina nga ako Kaya so, ngayon sobrang laki nung lumobo siya. Lumobo na siya. Pati dun sa kamay niyo. Ayan. Tinakpan niya kasi yung para hindi na magliyab Yung nagliliyab na, parang spray na gas yun Ang spray. Yung ginagamit sa torch. Ganun. Yun ang Ubus na yun Itatapon na lang yun. Ewan ko kung anong ginawa niya doon. Bigla na lang. Mag-isa lang siya sa kusina kasi may pinakukuluan siya saka naglalaba. Ayun. Kawawa na may asawa ko. Nag-ihilik siya na. Natulog. Napagod siguro sa Sobrang takot ko. Buti na lang. Kasi nakikita ko siya. Nagliliyab na siya. Buti na lang sa kamay lang talaga, hindi dun sa Buti ka mo, yung mga damit namin, nung nasumiklab sa amin, yung mga damit na hindi siya nagliyab. Awa ng Diyos, talaga. Pero may nag-protect pa rin sa amin. Pinotektahan kami ni Lord. So yun. Ayun, lumabas ako, bumila ka ng
Nagpabili siya ng juice. Tsaka ng pagkain namin. Yun. Bumili mo na ako yakitori tsaka yung pangluto namin bukas. Hindi nga, hindi kami makapagmukbang. Wala rin akong gana magmukbang eh. Sa sobrang pag-alala sa kanya. So yun guys, end ko na to dito ng vlog. Thank you so much po sa mga nanonood. At saka yun sa mga nanonood ng live ni Tol Alex. Pasensya na kayo, hindi ako naka ano kasi maano pa rin yung puso ko. Parang ano, broken yung heart ko. Nanghihina pa rin ako. So yun, hinayaan ko na lang siya mag-live. So thank you po sa mga nanonood at nagsasabi na mag-ingat kami. Yan, sa pamilya ko, salamat din. Yan, sobrang thank you so much po. And, yun, end ko na itong vlog. Until next time, God bless you all. Ingat po kayo. Ingat po kayo lagi. Ingat po tayong lahat. At saka sana, matapos na rin yung war sa Ukraine versus Russia. Pagdasal natin lahat, pati yung mga pandemic na yan, magdasal lang po tayo. God will protect us. Yan. Totoo po yan. Kaya si Lord lang po bahala sa atin. Ayun guys, maraming salamat. Thank you so much for watching. See you on our next video. Bye!